dahil nabigo ang Team Pupex sa nakaraang 3x3 Basketball Challenge. Binigyan natin ulit ng isa pang pagkakataon para maipakita ng ating mga kahupex ang kanilang talento. Sa episode na ito, magkakaalaman kung sino pinakamatinik, pinakamabangis, at pinakamaangas pagdating sa 3-point shooting. Dito sa Hari ng Lockdown. Welcome po sa panibagong episode ng Hari ng Lockdown. Ayan, so ayan mga ka-Hoopex, na-miss nyo ba ang 3-point shootout natin? So kung na-miss nyo, ito, 3-point shootout na to. Ayan, isa na naman pong shooting challenge ang magaganap sa Hari ng Lockdown mga ka-Hoopex. Ayan. Ang una nating challenger, ang MPBL Cager na kilala sa kanyang step back jumper at long range shooting. Ang 6'2 guard mula sa Fairview, Quezon City, Stephen Orin Katakutan. Inaali ko yung challenge na to sa family ko. Family Katakutan, Tan, Bodygon. Papasalamat ako kay Lord kasi napunta ako dito sa Hoopex na to. Veterano at deadly 3-point shooter sa mga ligang labas at nakapagtala ng 30 3-pointers at umiskor ng 92 points sa isang laro ang tinatawag na Mr. Paikot at pambato ng San Juan City, Ano Corpus. Inaalay ko nga pala itong pagsali ko dito sa mga taga San Juan, sa hometown ko, Barangay Salapan. Sasabak din sa challenge na ito ang ating ka-Hoopex na may ibubuga din pagdating sa outside shooting, ang former shooting guard ng WCC Vikings at ang aking buddy, Ash Esquadro. Grabe itong challenge na to kasi napapanood ko lang kasi mga ganito yung mga shooter na mga kalabang ko. May tiwala kasi rin ako sa sarili ko sa shooting pero titignan natin kung sasabak mo ba yung shooting natin kasi matagal na rin tayo nakapag-try. At ang ating huling challenger, hindi na kailangan ng intro-intro sa nag-iisang idol ng Caloocan City na si Edgar Idol Ting. Sumali din ako dito para ma-represent ko mga taga-Caloocan kasi gusto na mga fans natin. Kung papalarin raw si Idol Edgar, nais niyang idagdag ang kanyang mapapanalunan sa kanilang online food business sa Facebook. Pagbibigay ko sa asawa ko, ang negosyo namin, ang burger. Nag-bid ko siya, no? Edgar Ting. Mabigat talaga kami nun. At ako kan. Si ano po? Siguro po si yung Edgar Ting. Sa mga nagtatanong ko bakit nga ba natin ginagawa ang Hari ng Lockdown content, ay especially para makatulong sa mga players natin na nabakante ngayong pandemic. So, ito ang naisip naming paraan para makatulong sa kanila at makabawi. Kahit malita tulong, syempre alam namin, makakatulong kami. Syempre, please support our merch. Ayan, kita nyo naman po mga ka-Hoopex. Sa gantong pamamaraan niya, syempre sa merch po namin, kami kumukuha ng pang-suporta at pang-provide po dito sa Hari ng Lockdown. The more na mag-support po kayo sa merch namin, the more po na magkakaroon tayo ng mga bagong episodes at makakatulong po tayo sa mga players. So please visit our Facebook page. So i-explain ko agad ako sa kanila ang mechanics. So ang mechanics natin is limang area tayo. 1, 2, 3, 4, 5. May tignan limang tira tayo. Pag ikaw ang nag-una sa first round, number 1 ka ng first round, mamimili ka sa kalaban mo sa championship kung may oras o wala. So sa second round, ito yung playoff style na bracket. So ang maglalaban is si 1, 4, tsaka si 2, 3. Ang mananalo dito, mag-uwi ng 5,000. So kailangan nyo galingan ha. So di natin patatagalin. Start na tayo. Isa na natin ang unang titira, si Ash, na pag-usapan nila. No? Sa round 1, bibigyan ng bawat challengers ng 15 shots para makakuha ng advantage kung sakaling makapasok sila sa final round. Visioning pa lang naman to, warm up pa lang yan. So, 4 points si Ash, tignan natin yung susunod. Three points. 5 points.
Tatawid na tayo kay Ano. Let's go! So, eto na ang pinakahihintay ko. Tayo mga ka-UPEX, ang number 1 si Stephen, ang number 2 si Ash, si Ash kasi ang unang tumira. So number 3 si Ano, number 4 si Edgar Ting. So maglalaban si Stephen at si Edgar Ting. Ang second naman na maglalaban ay si Ash at saka si Ano. Unahin na natin si Ano at saka si Ash. Let's go! Ay, nahalay ko itong shooting challenge na ito, syempre sa UPEX family. Yan, syempre. Madaming may gustong makakita na sumali ako sa shooting challenge, kaya ito na yung mga ka-UPEX. Sumali ako para nag-challenge ako sa sarili ko na may makalaban ng iba. Para makita rin yung shooting ko, kaya napasali ako dito. So, ayan, umpisa na natin ang second round. So 8 out of 25 shots ang nagawa ni Ano. So laglag ang nanalo si Ano. Ayun, nakakangalay pala kasi wala na akong ensayo, di ba? Nakakapagod. So dito na tayo sa pangalawang game, si Edgar Ting at si Stephen Katakutan. So good luck, simulan na natin. Let's go. Thank you.
3-point shoot nito. 3 4 Stephen Katokutan na yun, meron siyang 9 points. Let's go! Go! Yan, so far siya pinakamalaking score. Nanlamig po ako, pero magaling po talaga siya. So ayun mga ka-Hoopex, kasama ko na ang ating dalawang finalists sa ating shooting challenge. So sa round 1 ay mas mataas si Ano kaysa kay Edgar. So si Ano pala ang magkaroon ng decision. Eh, may oras na lang. Oo, may oras. May oras yung pinili niya, so 1 minute. So feeling ko hindi na naman naabot at matatapos sa gitna. Para kay Mama Joy ko, sa anak ko, kay Princess Anna, at sa mga fans ko. Mabigat, mabigat kong kalabaw. Pero baka makachamba eh. Wow!
10 seconds. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko siyang talunin. Sa tiwala lang. Kaya pinili ko talaga may oras. Para ma-pressure din siya sa akin. Kasi sa paglaro, mag-release talaga ako maglaro. Pag tumira ako, mabibilisan din. So sa tingin ko, naging advantage ko rin talaga yung oras. So yan, isa na naman pong napakaganda at napaka-exciting na shooting challenge ang iyong nasaksihan. Yung nanalo, ano ko, who's ang pambago ng dalawa? So kung guys, idol siya ang mag-uwi ng 5,000 pesos. Yan. So, congrats kay Ano. So, syempre, walang talo, no, mga ka-Upex. Bibigyan pa rin natin consolation ang mating mga kalahok. So, unahin natin si Edgar. Please, salamat po sa iyong pagsali. Yan, at kay Stupik. Tapos, Stupik lang po kay Ash. Yan. So, syempre, di mawawala si Ash. Ayan, sana na-enjoy nyo po ang episode namin ito. At syempre, kung gusto nyo pa makita ng mga idol nyo dito, i-comment down below nyo lang baka sila na susunod natin mga players. So yun mga ka-Upex, till next episode! Peace! Dahil hindi pinalad si Idol Edgar, hangad pa rin namin na maitaguyod nilang mag-asawa ang kanilang online food business. Kaya magbibigay pa rin ang Hoopex Basketball ng mga kailangan nila para mas mapalago pa ang kanilang kabuhayan sa panahon ng krisis. At hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa inyong suporta mga ka-Hoopex.